Hi everyone! My name is Zai Rodriguez and welcome back to my channel. And guys, tong vlog na to is continuation lang or part 2 lang ng ginawa kong vlog about Teen ID. Gonna be the continuation or part 2 of my vlog regarding with Teen ID on how we can request for a Teen ID. I'm so happy, I'm so thankful guys na umabot ng 20,000 views yung how to apply for or how to get Teen ID. And binabasa ko isa-isa yung mga questions nyo, mga comments nyo na umabot ng almost 400. So yun, sasagutin ko lahat ng mga questions nyo. I'm going to answer all your questions. Pasensya na kung medyo natagalan kasi guys, I'm not working in BIR-RDO, okay? I am licensed professional teacher at hindi po ako taga BIR. Kaya ayoko ding magsumagot sa mga ibang questions na I'm not really sure about the answer kasi ayoko magbigay ng false information, ayoko magbigay ng wrong answer, that is misleading. So, ginawa ko, I raise up all your concerns, I raise up all your inquiries sa BIR-RDO na malapit sa amin, and sige, talakayin natin isa-isa yan, isa-isahin ko yung mga questions. And ito yung answer, sana makatulong sa inyo lahat. If you're interested, please continue watching this video. So first question, makakapag-request ba tayo ng Teen ID kahit sa ang BIR na marapit sa atin? Lagi ko yan nababasa, nireplyan ko na rin yan, pero may mga nagtatanong pa rin, may mga nagko-comment pa rin regarding that. The answer is no. Okay? So guys, makakapag-request ka ng Teen ID kung saan ka nag-request or nanguha ng Teen number mo. Kung saan ka naka-register na BIR-RDO, dun ka lang din pwedeng mag-request ng Teen ID mo. For example, yung mga nag-a-apply or nagkaroon ng work na walang Teen number, 'di ba? Usually, company naman talaga yung nag-aayos noon. Yung mga HR ng company natin ang kukuha ng Teen number natin. So, pwede nating alamin, pwede nating itanong sa kanila kung saan sila nag-request, kung saan nila pina-register, kung saan kanila kinuha ng Teen number, at dun ka lang din makakapag-request ng Teen ID mo. Second question, for example, may nabasa din ako na hindi ka na nag-work sa company na yon. Paano mo malalaman? Guys, pwede ka naman pumunta sa malapit na BIR-RDO sa lugar nyo and pwede mo namang i-verify kung saan ka kinuha or kung saan naka-register yung Teen number mo. Sasabihin naman nila kung saan naka-register yung Teen number mo at dun ka lang nga pwedeng mag-request ng Teen ID mo. Next question, paano daw kapag walang Teen number? Pwede bang mag-request ng Teen ID? Guys, hindi. Kailangan may Teen number ka muna kasi i-verify yun dun sa loob. I-check din yon kung saang BIR-RDO ka naka-register bago ka nila issuehan ng Teen ID. So, kahit na may Teen number ka, kung hindi ka naman doon naka-register, kung hindi naman doon naka-register yung Teen number mo, hindi ka rin doon i-issuehan ng Teen ID. For example, merong malapit na BIR-RDO sa lugar nyo. Hindi ka naman doon naka-register or hindi ka naman doon kumuha ng Teen number. Hindi ka nila bibigyan. Ngayon, kung halimbawang wala ka pang Teen number at gusto mong mag-request ng Teen ID, pwede mo naman siyang gawin on the same day. Okay? So, para hindi ka balik-balik, mag-request ka ng Teen number muna after nun, mag-request ka na rin ng Teen ID. Pero, hindi mo lang makukuha yung Teen ID mo on the same day. Papabalikin ka nila, i-schedule nila yon. Next question, kukuha daw siya ng Teen ID doon sa kung saan siya nanguha ng Teen number, pero ang gagamitin niyang address is yung address niya sa province. Guys, pwede naman po yon. Pwedeng ang gamitin mong address is yung kung saan ka pinanganak or yung address mo nga sa province or whatever na gusto mong ilagay or lumabas dun sa Teen ID mo na address, pwede po yon. Walang problema dun. It's your call kung anong address ang ilalagay mo doon, ang gusto mong lumabas or ang gusto mong naka-specify doon sa Teen ID mo. Wala pong problema dun. Kahit saan ka kumuha ng Teen ID, basta doon ka kumuha ng Teen number ha. Ulitin
ko. Kung saan ka kumuha ng TIN number, doon ka lang din pwedeng mag-request ng TIN ID. Regarding with the address, walang problema. Kung anong gusto mong address na ilagay, walang problema doon. I-honor pa rin nila yon kasi ikaw naman yung masusunod doon kung anong gusto mong address yung lalabas dun sa TIN ID mo. May nagtatanong din na pwede bang kumuha ng TIN ID ang below 17 years old? Yes, pwede po. Pwede siyang kumuha, guys. Kung wala, syempre below 17 years old, wala pa yang any valid ID, 'di ba? So pwede naman yung school ID, pwede rin yung NSO. So alin po dun sa dalawa, dalin niyo po pag NSO, dalin niyo original. Kapag naman school ID, pwede rin naman isang ID lang naman talaga kasi ang kailangan. So since kapag below 17 years old, wala pa silang any valid ID, so pwede naman po yung school ID. May nabasa rin ako sa comment section na pwede daw bang ng representative. Yes, pwede po. For example, ako, kukuhanan ko yung pamangkin ko. Walang problema. Tinatanong, may nagtatanong kung ano ang requirements ang dadalhin. Kailangan ko lang mag-present din ng one valid ID ko and one valid ID nung, for example, nung pamangkin ko na kukuhanan ko. Wala pong problema doon. Kung magkano yung TIN ID, na-explain ko na to sa first vlog ko about TIN ID, wala pong bayad ang TIN ID at nakukuha mo siya on the same day basta meron kang one valid ID. Ngayon, kung halimbawang mawala daw yung TIN ID, makakapag-request pa ba ulit? Yes, pwede ka naman po ulit mag-request, pero by that time, since nawala mo yung TIN ID, magbabayad ka na ng 100 pesos. May bayad na po kung magre-request ka ulit dahil nawala mo yung TIN ID mo, pwede ka naman ulit mag-request, bibigyan ka nila ulit, pero yun nga, may bayad na 100 pesos. Meron ding nag-comment na wala daw siyang any valid ID. Na-discuss ko na rin po yun doon. Kung wala kang valid ID na kahit anong madadala, pwede kang magdala ng police clearance, pwedeng NBI clearance, pwedeng NSO. Just as long as original po yung mga yan na dadalin mo, isa lang yan. Kahit NSO lang dalin mo, original, copy, bibigyan ka nila ng TIN ID. For example, wala ka rin NSO, hindi ka nakapag-request, pwede kang mag-request ng voter's certification. Pwede rin naman yung PhilHealth, tinatanggap din nila yung PhilHealth ID. And kung wala ka rin noon, pwede rin yung driver's license. And yung iba pang government issued na, like passport ID, SSID, PRC license, yan po. Actually guys, nilista ko kasi talaga dito yung mga questions na iba. So meron din dito, paano yung green ID? Original din daw ba yon? Yes po, yun talaga yung bagong TIN ID ngayon, yung green. However, meron talagang BIR RDO na hindi pa nag-i-issue ng green ID. Tulad nung sa akin, yellow, ayun, pwede po yon. So meron talagang mga BIR RDO na hindi pa nagre-release ng green ID. Kaya kung green ID yung nasa iyo, okay yon, kasi yung may mga yellow ID na narilisan na, kapag lahat na ng BIR RDO is nagre-release ng green, yung may mga yellow, kukuhanin na nila, magiging invalid na po siya. Green ID na talaga is yung green. Kaya nga lang, because of some reasons, hindi pa napapalitan lahat at hindi pa nakakapag-release ang lahat ng BIR RDO ng green ID. Kaya yung iba, ibang BIR RDO nagre-release pa rin ng TIN ID na yellow. Ngayon, kung ang nakuha mo is yung green na TIN ID, so okay na kasi lifetime na yon. Yung yellow, kapag lahat na po ng BIR RDO is nagre-release na ng green ID, magiging invalid na po yung yellow. Kailangan yung dalhin ulit yon sa BIR RDO para palitan nila ng green ID. Tanong din dito, pwede bang sa online kumuha ng TIN ID? Hindi po. Kailangan personal kang pupunta sa BIR RDO, dun ka magre-request ng TIN ID mo. Pwede kang may mga fixer, may mga representative, pwede naman. Padala ka lang ng one valid ID. Or again, kung wala kang one valid ID, padala ka ng original NSO, meron kang NBI, padala mo yon. Kung wala ka rin nun, police clearance. Kung wala ka rin nun, voter certification, driver's license, or PhilHealth ID. Pwede yung mga yon. Next question, pwede po ba kumuha ng TIN number and TIN ID kahit walang company job? Sa YT lang po gagamitin. Yes po. Self-employed po ang ilalagay nyo, bibigyan ka ng TIN number and yun nga, pwede ka rin mag-request ng TIN ID. Kung gusto mong magkaroon ng TIN ID, pwede ka rin mag-request on the same day para hindi ka na balik-balik. Alam, kung sa mismong araw na yon ka magpapakukuha ng TIN number mo,
Siyempre, i-register pa yon, hindi nila ma-release yung TIN ID mo on the same day. Papabalikin ka nila, i-schedule nila yon. Next question, unemployed, pwede po ba kumuha? Pwede po. Self-employed po yung ilalagay nyo. May online din ba sa pagkuha ng TIN ID? Wala po. Pwede ka kumuha ng TIN number online, pero TIN ID, hindi po. Kailangan ng personal appearance para doon. Pero pwede na yung fixers, pwede yung representative, just long as magpadala ka na lang ng isang valid ID, and yung representative kailangan din ng one valid ID. Next question, paano po kumuha yung mga OFW kasi need namin sa aming life insurance? So, kung nasa ibang bansa ka, pwede ka naman pong magpa-assist. I mean, pwede ka naman magpatulong, magpakuha sa any member of your family. Kailangan mo lang magpadala ng SPA. Special Power of Attorney, kailangan mo magpadala nun. And i-honor naman nila yon para makakuha ka ng TIN number and TIN ID. Eto, nabasa ko rin to sa comments. Kapag nakasmile sa picture one by one, okay lang ba? Kapag kita ang braces. Yes po, actually ganun yun sa akin. Kasi wala pong problema doon. Basta picture nyo ilalagay nyo doon sa TIN ID nyo. Kahit nakasmile ka pa, kahit kita pa yung braces mo. Kung anong gusto mong ilagay na picture, as long as yung recent picture nyo po ang ilalagay nyo. One by one shot, recent picture. Kahit nakasmile pa yan, kahit kita yung braces natin, wala pong problema doon. Paano if fake ang TIN ID? Ang sabi sa akin doon, may serial number yon. Pero hindi naman in-explain sa akin kung paano bukod doon. Ang sabi lang, yung original daw is may serial number. Pero parang kasi yung mga fake na rin ngayon is may mga serial na rin, diba? So, kung gusto mo talagang makasigurado, dalhin mo yung ID mo na binayad mo sa fixer. Kung bumayad ka man ng fixer, dalhin mo na lang doon sa malapit na BIR RDO para ma-double check nila kung original yung TIN ID na nasa'yo. Alright, so may nagsabi pa dito na wala namang palang bayad ang TIN ID. Bakit nagbayad ako ng 250 sa fixer? Yes po, wala pong bayad ang TIN ID. Pero siguro kasi parang upa muna lang yon sa pagod niya, sa effort niya, mamasahe pa yung tao. So yun, kaya siguro sila naniningil lang 250 to 300. Kung talagang super busy ka, yun, may mga fixer naman. Pero ako kasi, gusto kong makasigurado, talagang pinaglaanan ko talaga ng araw, ng time, na ako mismo yung lumakad at kumuha ng TIN ID ko para sure ako na original talaga yung TIN ID ko. Sure talaga tayo na original yung TIN ID natin kasi ang dami talagang fake ngayon, lahat nagagaya, diba? So yun, kung nagpa-assist ka sa fixer, wala namang problema dun. Kung talagang sobrang busy ka, wala kang time para ikaw mismo ang personally mag-request ng TIN ID mo, pumunta sa BIR. Kaya lang kung nagda-doubt ka, baka hindi original yung TIN ID na binigay sa'yo, yun, check mo kung may serial number, pero alam kung yung serial number na yon is talagang tama or original talaga siya or from BIR talaga. So the best thing that you can do is to bring na lang yung TIN ID mo sa BIR RDO na malapit sa'yo para ma-double check nila at ma-verify nila kung original talaga yung TIN ID na binigay sa'yo.